Welcome mga traders. Sa video ito, i-discuss natin ang Fibonacci. Isang tools na ginagamit sa pagsalo kapag merong retracement. So let's go. Talakayin natin ngayon kung paano nag-start ang Fibonacci at saan. Ang Fibonacci retracement ay ginagamit sa pagsalo ng retracement. Ang retracement ay short price correction during uptrend or downtrend movement ng isang commodity, currency or stocks. Ang Fibonacci sequence ay naimbento ni Leonardo Pisano Bigoglio na isang Italian na buhay siya ng 1180 to 1250. Ang Fibonacci sequence ay nasa lahat ng bagay. Ito ay nasa galaxy, kahit nasa tenga ng tao, or sa mga shells sa dagat, or flowers, kahit ng mga bulaklak. Ang Fibonacci sequence ay nagsisimula sa 0, then followed by number 1. Then add mo yung 0 and 1 equals 1. Then add mo yung 1 plus 1, nagiging 2. Add mo yung 1, 2, magiging 3. 2 and 3, add mo, magiging 5. Then 5 plus 8 will be the next number 13. Then 8 plus 13 will be the next number is 21. And next number is 34, inadd mo ang 13 plus 21. Then, 55 naman pag na-add yung 21 plus 34. And 89 kapag na-add yung 34 plus 55. And 144 the next number kapag na-add yung 55 at 89. And so on. Sa Fibonacci, merong tinatawag na golden ratio. Ito ay ang 61.8, 38.2, 23.6, and 50%. Based sa nabasa ko, ang 50% daw ay hindi golden ratio but it's a psychological support. Ito ay psychological support dahil daw ang price ay nagbabounce sa 50% and most traders react on 50%. Kaya ito nagbabounce. Paano nakuha itong percentage na to, yung ratio na to? So let's start with 34. Kung ang 34 i-divide natin sa second number ng 55, it will be 6.618. Or pag kinumbert natin sa percentage, it will be 61.8%. Ngayon, kung ang 34 naman i-divide natin sa second next number, which is 89, ito naman ay 0.382 or 38.2%. Kung ito naman ay i-divide natin sa next third number, which is 144, will be 0.236 or 23.6%. 23.6%. Ito namang 50% kung paano nakuha. Simple lang naman. Yung 1, divide natin sa 2. That will be 0.5%, 0.5 or 50%. That's according to the computation na Fibonacci. Sa tutorial na ito, gagamitin natin ang USD/JPY. Our time frame. Maraming traders na swing traders na ang inaabangan ay retracement o yung pullback dahil wala namang stocks, commodities or currencies na hindi bumabaksak, walang diretsong pataas. Lagi ito magkakaroon ng retracement or pullbacks. Dito, select natin ang Fibo retracement. Gagamitin natin sa pagsukat ng pullbacks o retracement. Ang retracement ay short price, temporary short price correction.
So ito, susukulatin natin ng PIBO kung hanggang saan siya pwedeng bumagsak until mag-resume niya yung kanyang upward movement. So habang tumataas yung price, yung mga trader na papansin nila na bumabagal ang pag-angat ng presyo or pag-extended na yung price siguro, whichever is true, no? Kasi pag bigil na sila sa pagbili, babagal ang price. So ang iba naman, ang ginagawa ay nagte-take profit na at saka nag-sell out. So para mag-sell out ka o mag-close ng position, kung buy position ka, so kailangan mo ngang ibenta. So yun ang one of the causes para yung price ay muwaksak o magkaroon retracement or pullback. So ibig sabihin, kung merong sell out, magkakaroon talaga ng pullback. Sa pagsukat natin ng PIBO, ang tulad kanina na binanggit natin na golden ratio 23.6, 38.2, 61.8, dito daw o dito madalas na nagba-bounce ang price. Sa pagsukat nito ay ginagawa sa kanyang every swing low or swing high, kung saan ang pinakamababa o pinakamataas ng price structure, at ito ay from left to right. Ito ang susukatin nating leg na bumagsak. Ngayon, i-plot na natin ang PIBO hanggang dito. So ngayon, base dito sa sinukat natin dito sa ating chart, ang gamit natin ay USD JPY 2 hour time frame. Ito, pag-retrace na dito, kitang natin na nag-bounce siya sa 38.2% ng PIBO na golden ratio. Later dito sa video na to, ituturo ko kung paano gamitin ang PIBO sa pag-entry ng tama. Imagine natin sa part na to ay hindi pa nangyayari. Sa real scenario ng trading, wala tayong assurance na magbabounce ang price sa 38.2. Sa chart na ito, nagbounce sa 38.2. Pero just in case mag-fail, pwede siya sa 50% or sa 61.8%. So, remind ko lang kayo mga ka-traders, no? Ang tamang pagsukat nitong Fibonacci. Previously, meron akong nakausap na ang paraan ng pagsukat niya, ginagawa niya from left to right, gaya nito. Based lang sa aking mga nabasa na ang tamang pagsukat ay from left to right, dahil nga ang sinusukat natin ay ang parating na price at hindi yung nakaraang price movement. So ganito ang tamang pagsukat. From left to right, upward, dahil ang sinusukat natin ay uptrend. Bakit nga ba natin sinusukat ang possibility ng retracement? Dahil sa kanyang benefits. Ano nga ba ang benefits? Siyempre, better price siya, mas mababa siya compared kung di siya babaksak. Dito sa after na to, sinukat natin kung saan siya possible na mag-bounce. Pero this time, sukatin natin yung mini PIBO. Provided ko na rin na hindi pa dumating yung mga uptrend candle niya. Ito, sukatin natin itong pinakamaliit. Kunwari ito yung pinakatap, wala pa yung itong mga umaangat na yan. Dito sa unang pagbaksak, sumado siya sa 50%. Nag-bounce at bumaksak naman sa 38.2. Nag-bounce ulit sa 38.2 at bumaksak sa 61.8% hanggang nag-bounce ulit. Dito sa leg na to, mula sa swing low, itong swing low hanggang sa swing high, nag-ilang beses siya nag-bounce hanggang mag-resume sa na mag-bounce pataas na uli. So dito naman, sa panibago niyang swing high, ang gawin natin, move natin itong PIBO. So yan na, i-move natin para hindi na tayo magawa ng bago.
Yan. So mapansin natin na bumagsak siya at nag-bounce sa 38.2%. Sa pag-bounce na ito, kita natin na sakto sa 38.2. So move natin to para masukat natin yung shortest leg, yung kanyang higher low. Dito naman sa short term niya na pullback, nag-bounce siya sa 50%. So ganito, pag minove natin to sa pinakababa, ibig sabihin niya mas malaking trend yung ating sinusukat at nag-bounce siya. Dito naman sa short term bounce. At dito yung succeeding. So kung susukatin naman at sa pinakamalapit niyang leg, ang kanyang bounce ay ang pinaka bounce ay 78%, which is mali. Dahil kung bumukas na 61%, 61.8, mas mahirap na makarecover ang isang price. So ang tamang pagsukat ay pinaka ilalim. Kung dito sa pinaka swing low niya, 38.2% lang ang bounce. Dito naman sa downtrend, ang gagamitin natin pagsukat ay ang reverse Fibonacci. So ito sukatin natin. Adjust ko lang. So ito sukatin natin. So lagi at tandaan na laging left to right. Since kanina uptrend from below to up. Ngayon sukatin na from up going down. Pero left to right pa rin. Ito. Left to right, then to the week, going down up to the week. So ito, kung mapansin nyo, from up to here, going down, itong downtrend na to, itong structure, nag-bounce sa area na to, then kita natin na untog siya sa 38.2, reverse pivot. So remind you, later to this video, ituturo kong paano mag-entry. So kung makita natin pag pivot at nakita natin na sa level siya, alam mo na kaagad kung paano natin papasukin. So dito sa chart na to, na-adjust ko lang. Sukatin natin dito uli. Dito sa level na to, 61.8 nag-bounce. Ngayon ituturo ko kung paano natin i-entry yung bawat level ng Fibonacci. Dito sa retracement niya, makita natin na ang long wick, ibig sabihin malakas si bull. Yan. Malakas yung bull, tinulak na pataas hanggang umangat at nauntog. Then nag-retracement siya sa 38.2. Ngayon nasa level siya ng 38.2. Pag nakita mo sa 38.2, huwag ka kagad papasok. Sunog ka ka dyan. Hindi ibig sabihin 38.2 siguradong magbabounce. Ang gagawin natin, hanap ka ng signal. Ngayon nandito tayo. Itong leg na to, no? Ng hindi ito susukatan natin. Kunwari nandito na yung candle. Ngayon bumagsak siya. Hindi ko mo sa 38.2 papasok tayo kagad. Ang gagawin natin, hanap tayo ng signal. Hindi pa tayo magte-trade. Tulad nito, bumagsak pa sa 61%. Bago tuluyang mag-bounce. Kung inaabangan mo siya dito sa 38.2 at bumili ka kagad, bumagsak pa siya, sunog ka. Malamang mapa-out ka dyan. Dahil hindi naman natin na alam na magbabounce na siya. So malaking loss yan. Siyempre, depende rin sa size ng position natin kung ilang lot size yung ginamit natin sa pag-entry. Sa area nito, nakita natin bumagsak. Tapos, nagkaroon ng malaking candle, engulfing candle. Dito sa engulfing candle na to, hindi pa ako mag-enter. Bali itong gagawin kong signal bar. Ngayon, maghihintay ako ng susunod na confirmation candle.
So ngayon, ang gagawin ko, maghihintay akong susunod na candle, na trigger candle o trigger bar or confirmation candle. Dapat yung candle na yon, dapat yung susunod na candle mag-open above sa close nitong engulfing candle na to. Ito ang candle na sumunod. Check natin. Hindi naman siya ata nagbukas above ng previous candle. Ito, close. Check natin yung close ng itong engulfing candle. Yan. 105.02. Ngayon, check natin yung next candle. Ang opening niya, the following 2 hours. Ngayon itong candle na to, check natin ang opening at atakpan. Ngayon, 105.012. Dahil itong candle na to ay hindi nagbukas ng above dito sa engulfing candle na to, which is 105.02. At ang sumunod na candle ay 105.12, hindi tayo mag-e-enter. Yun ang ating signal bar, then yung ating trigger bar or confirmation. Ngayon, hindi tayo pumasok kasi nga hindi siya above sa ating signal bar. Diyos ko lang. Okay. Anday lang po. Ngayon, kung pumasok tayo dyan, pansin natin, itong engulfing candle, nag-bounce, di ba? At 38.2. Kung pumasok tayo doon, sunog tayo, bumagsak. Kita natin to, hindi kasi above sa ating signal bar. Yan. Nagkaroon ng weak, meaning tinulak pa ng seller o ng bear. Pababa yung price. Ngayon, kung pumasok tayo dyan, hindi siya above sa ating signal bar, ang mangyayari, hindi natin sinunod yung plano, ngayon mapapakat loss tayo dyan. Loss ka. Kawawang bata tayo. So, dapat lagi natin susundin ang ating plan. Huwag tayong babago ng isip dahil lang sa maliit na diferensya. Pero kung sakaling nagkamali tayo, nakapasok nga tayo doon. So, sundin naman natin yung ating exit plan. Huwag tayong hindi magka-cut loss. Doon ang cut loss natin, kita mo, bumagsak pa ng malalim. Kung di ka nag-cut loss, mas matindi pa. So, dito naman, nag-bounce siya sa 61.8%. Ang lalim na binagsak, oh. So, nag-bounce sa 61.8% ito. Makita natin itong red, although red candle siya, tinulak ng bull. Nagkaroon siya ng wick. Yan. Tapos, yung sumunod na candle, engulfing candle. Napakalaking, ang laking green candle. Pero yung sumunod na candle ay red. So, hindi tayo pwede pumasok dyan. Hindi yan ang ating confirmation o trigger bar. So, bakit itong red candle ay hindi ating trigger bar? Kasi, na nagbukas itong red candle na yan, hindi pa natin alam na red candle yan, hindi siya nagbukas above dito sa previous candle. Kaya hindi tayo nag-open o nag-ginawa itong trigger. Ito, ang mga candle na sunod-sunod. Ngayon, the last candle to nagkaroon ng trigger bar, no? At ito, engulfing candle. Napakalaki niyan. Pansin natin, mula sa 61.8 bounce. Mula sa 61.8 bounce, no? Engulfing candle. Ngayon, yung sumunod na candle naman, itong signal bar ay nag-close sa 104.71. Ngayon, ang next candle naman ay nag-open
sa 105.67. So meaning mas mataas siya doon. So pumasok tayo kagad dahil yan ang trigger bar natin. Ito naman ang ating stop loss sa ilalim ng 61.8. Ito yung ating, ito yung candle. Yan, nag-bounce. Trigger bar na, dyan tayo pumasok. Pero, nag-green siya, di ba? Ah, nag-red. So, nagbumaksak siya ng red. Pero hindi pa naabot yung cut loss level natin. Ngayon, nag-bounce na siya. At na-hit niya yung 200 MA. Adjust ko lang. Dito sa area nito, na-hit niya yung 200 MA at nag-retrace. So yung 200 MA naging resistance. Ito yung cut loss level natin. So hindi pa siya nabot doon. Dito sa itong rally na to, itong leg, pwede nating mag-close ng half ng position natin pag-abot sa 200 MA dahil most traders nagko-close ng position. Then pag-hit doon, kunwari 0.20% lahat ng ating position, mag-close tayo. So matitira 0.10, half lang, then bumaksak. Kung umabot man din sa level na to, at least nakapag-profit tayo, risk-free na tayo dahil nag-profit na tayo doon. So dito pumasok, nag-bounce, yan, nag-close tayo ng half position. Then bumaksak, hindi naabot yung ating dito, cut loss, stop loss, below 61.8 na. Then nag-rally siya, so yung 0.10 natin, another profit. Adjust ko lang. Ngayon, i-plot natin ang reverse Fibonacci para ma-attain natin yung take profit location natin. Mula dito sa area na to na inaabangan natin, ulitin natin ulit, wrap up. Yan. Okay. Ito nag-bounce. Then, nakapag-sell tayo ng 0.10 MA 200 complements ng 200 MA ha. Complements siya ng 1.618 to itong area na yan ng reverse Fibo. Another extended golden ratio. It's a golden ratio but extended. Now, bumaksak siya. Pero nag-bounce ulit. At dito, pwede natin final target TP natin o target price natin. So, yun mga ka-spot trader, nakita natin. Hindi ko muna doon tayo sa level ng Fibonacci. Eh, papasok tayo agad. Merong strategy tayo ginawa. Then, saan tayo lalabas? Na ituro ko na rin, and saan ang TP at saka ang ating another TP kung gusto pa natin mag second TP. So at the later part of the video mag wrap up tayo, pero bago yan, next tutorial video natin ay regarding MACD. So kung paano natin siya gagamitin sa ating advantage. Ganun din, paano mag-entry and exit. Next tutorial natin is about MACD.
Eto, guys, balik tayo. Wrap up tayo pala. Ito yung mga level natin ng Fibonacci. So yan. Ito yung golden ratio as mentioned ko earlier. 23.6%, 61.8%, and 50%. So kahit saan mag-retrace, ito yung retracement ng price, kahit dito man o dito sa 50%, kahit saan level na gusto mong saluhin, ang ginagawa ko pala, kahit saan gusto mong saluhin, mag-iintay ako ng tinatawag na signal bar. Signal bar, ito yung, syempre, makita mo na merong malakas na nagpo-push na buyer. So, para masabi mong malakas yung buyer na yan, kailangan green. Then, mag-iintay ka ng confirmation. Ito yung confirmation niya. Kailangan ng confirmation ko is the price opens sa next candle. The price should open above sa close nitong previous candle. For example, 105.10 siya nag-close. Then, ang opening naman nito, 106.10. Kung ito nag-open below here, hindi ako mag-enter. Hindi ako mag-open ng position dahil hindi siya yung aking confirmation or aking trigger bar. Trigger bar, when sinasabi at trigger bar, di ba sa barrel, pag pinindot mo, puputok ka agad. So, yun ang trigger bar. Pag kita mo doon, pasok ka agad. So, yun. Trigger bar. Tulad yan, trigger bar. Pag ito bumaksak dito, oops, yan, naging red. Instead na green, hindi ka pa rin lalabas dyan. Kasi itong signal bar mo, hindi pa naman invalidated. Unless siya, ito ay bumaksak na diretso dito. Wala pa ito, ano? Wala pa itong dalawang candle. Hindi pa bumaksak dito. Hindi ka pa, kung dito pa lang, hindi ka pa mag-close o mag-stop loss. Kasi ang stop loss natin is below here. Pero kung umabot ng ganyan, tapos ito, nagkaroon ng green-green. O diba, winner ka pa rin. Madalas mangyari yan. So ito, kunwari nag-green. Yan. Then ito, bumaksak ulit dito. So hindi ka pa rin nag-open siya doon. Since sana kung nag-open siya dito, more likely green yan. Since nag-open siya dito, below din sa close noon. Pero pwedeng hindi siya umabot dito sa yung stop loss. Then continuous ka pa rin. Pwedeng umangat siyang ganyan. Yan. Pwede siyang umangat ng ganyan. So winner ka. So dun sa importante talaga, meron kang trade plan. Ang sinasabi nilang trade plan, hindi ko mo sinabing plan your trade, or trade your plan, and plan your trade. So trade your plan, ibig sabihin, kung may plan ka, then i-trade mo. Then plan your trade. Bago ka mag-trade, dapat may plano ka. Hindi yung meron kang gustong bilhin, eh plano kong bilhin yung kaya binili ko. Kaya nag-open up. It's not like that. Ibig sabihin niya, meron kang setup na tinitingnan. Tulad nito, ito yung setup mo. Yung level na inaabangan mo, base dun sa retracement ng Fibonacci. Then meron kang signal bar, meron kang trigger bar. Then meron ka rin cut loss below here. Below this area ng iyong signal or ng 23.6%. Whichever yung gusto mo. And more likely here na. And also, importante yan stop loss. Kung paano ka pumasok, kung gaano ka importante ang iyong pagpasok, importante din ang paglabas. Yung stop loss o yung target price. So in this previous video, pwede nyo panoorin, balikan kung di malinaw sa yung TP and kung meron ka pang next TP. Okay guys, thank you so much. Kung meron kayo hindi naintindihan, you can bash me, ask me questions. Kung lalo kayo na dito, then you can ask me more questions and I'm willing to answer everything regarding sa topic. Okay, thank you so much.
spot trader next topic. Sana next trade natin, sana we are all winners. Sana next trade natin, we have more winnings than losing. Kahit anong strategy pa yan, kung meron kong plano paano i-execute yan, more likely mananalo tayo. Thank you so much.